Ang ginawa ko, bumili ako ng lighter fluid. Ayan, ito. So, yung GPS niya okay naman. So, try natin ha. Try natin yung kaliparin. Take off. So, yun. Hello guys, good evening. Ayan, at share ko lang itong aking DJI na sumisid sa dagat. Ayan o, ito. Papakita ko sa inyo. Actually, ito nagawa ko na siya mga ka-journey. Ang naging problema siya, yung huling lipad ko, sumabit siya sa, ano, sa tali ng bangka. Tapos ayun, nalaglag sa tubig. As in, nalaglag talaga. Lumubog siya. Mabuti na lang, mababaw yung pinagbagsakan niya. Then ngayon, ang ginawa ko, to share ko lang ito sa inyo mga ka-journey. Ang ginawa ko dito, ay dahil dagat yung pinabag sa kanya, ang ginawa ko sa kanya, binuhusan ko ng tubig. May mineral water kami doon during our tour. Kaya pasensya na kayo, medyo magulo ha. Binuhusan ko ng tubig itong buong area na to. Ito, hindi ko na pinakita kasi talagang asin, talagang nasira siya. Ayan, nung binuhusan ko ng tubig, tinanggal ko yung battery, which is, yung isang battery talagang hindi na, hindi ko pa natetesting kung gagana pa yun. Pero ito siya. Ito yun. Ito yung na water damage. Ayan, may basa pa mo. Then, ang ginawa natin, binuhusan na nga natin ng tubig. Tapos, pagdating ko galing sa island hopping dito sa mainland, pumunta ako doon sa, ano, sa shop ng kaibigan ko. Nung hiram ako ng blower o yung ginagamit namin sa pagre-repair ng cellphone, itong hot air. Then after nyan, hinot air ko siya. Siyempre tubig na yung ano eh, tubig na, tubig tabang na, hinot air ko. Pero hindi pa 100% talagang ano, okay siya. Dahil tubig lang yung ibinuhos natin. Ang ginawa ko, bumili ako ng lighter fluid. Ayan, ito mga ka-journey, lighter fluid. Din binuhusan ko ito, binaklas ko yung buong board. Pero ngayon kasi tinesting ko na, as in yung unang testing ko sira talaga. Nag-on siya. Ang problema siya, sabi niya power failure o power system error, kaya hindi mo talaga, hindi siya lilipad. Ayun yung nangyari. So ang ginawa ko, para mat kailangan ko makita yung sira ng power system error sa hardware yon, which is ito kasi yung pinaka main board, ito pinaka main board dito ng battery. Then ito may flex to siya at saka may mga wiring diyan, napapunta naman dito sa ano, sa ilalim yun, natatakpan na eh. So binaklas ko yan at ayun nga yung ano, naging problema. Pag tinanggal mo itong mga flex na to, ito. Ito guys, yan, ito. Tapos doon sa loob kasi meron din yun eh. Natakpan ko na eh, ito. Ito, binaklas ko rin ito mga ka-journey. Nababaklas to siya. Kasi binolt ko na. Kababolt ko lang. Ayan. May mga corrosion yan. I mean, yung corrosion kasi yan yung pag na-water damage kasi yung unit natin maging cellphone, magkakaroon siya yung magkukulay green. Ang mangyayari doon sa motherboard kasi electronic siya. So yun yung kukuskusin nyo ng ito, tot brush. Kukuskusin nyo yan. Tapos make sure ninyo yung mga motherboard, yung mga piyesa niya, hindi naman masyadong kuskus talaga na yung madiin kasi maliliit lang yung mga parts niya na pwedeng masira. Ayan. Yun yung unang-unan yung gagawin mga ka-journey. Baklasin nyo yung DJI. Madali lang siyang baklasin. May mga bolt lang siya na maliliit katulad nito. Ayan. So, pangalawang testing ko, yung gimbal niya, ito. Gumana na. So, papakita ko sa inyo, ha. I-power off natin. Kanina kasi, ayan, gumana. Testing natin, guys, ha. So, ayan, oh. O, ayan, nag-on na siya. Nag-normal on na siya. Ayan.
gagana yung ano nyo. Ayun, yung gimbal niya gumagana, di ba? Ayan. So, yung ilaw nyo naman okay naman. Then, ito nga, tinesting ko na siya. At ang naging output dito sa ano sa system ko dito, inilagay ko yung aking phone. Kasi isa lang cellphone na ginagamit ko eh. Nawala na yung power failure niya, yung hardware failure niya. Ang dinidetect niya na lang na error, SD card, walang SD card. Ayan, wala naman SD card tayo nilagay. Kasi itong kagandahan kasi itong DJI pala, itong mini to na to, kahit walang SD card, pwede mo siyang gamitin. Pwede mong paliparin to, kahit walang SD card. So, ngayon, bukas, ititesting ko siya kung gabi na kasi ngayon eh. Ititesting ko kung talagang okay yung pagkakagawa natin. Sana gumana kasi kailangan ko. Bago-bago itong mga journey. Tiyo, 1 month pa lang to eh. Kung mapapansin nyo, may mga plastic pa nga. Oh. Ayan po. Oh. Oh, ito yung ano nyo, mga gamit niya. 1 month pa lang ito. Tapos pang 4 na lipad ko pa lang ito. Nalaglag ka agad doon sa dagat. Ay, first time ko sana magpapalipad sa island. Ang problema, sumabit siya doon sa bangka. As in, tinakbo pa nga ito ng guide eh. Kala niya maaabutan niya. Mabuti na lang mababaw yung binagsakan itong DJI natin hanggang baywang lang. Kaya nadampot ko kaagad. Ang problema, hindi ko na siya pinaon. Kaya kapag nangyari ito sa inyo mga journey yung ganito, na ma-water damage yung unit ninyo, unang-una, tanggalin niyo yung battery agad. Tanggalin niyo yung battery. Tapos wag niyo nang itatry na i-on. Ang gawin niyo, buhusan nyo ng tubig na tabang. Yan. Buhusan nyo ng tubig na tabang. Then, pagdating nyo sa bahay ninyo, bumili kayo ng ganito. Ito kasing lighter fluid, kung ibubuhos natin siya, madali siyang ano, yan, madali siyang matuyo. Madali matuyo. Kaya yung mga particles na ano, na naiwan dito, yung tubig, na naiwan dito sa motherboard ay matatanggal. Ayan. So napauna natin siya. Hindi ko na pinakita sa inyo actual kung ano talagang ano advice ko lang ito sa inyo mga kaibigan na ganito ang dapat ninyong gawin. Actually ito baklas ko to siya. As in nabaklas ko to. Wala na nga yung mga ano nyo. Tinanggal ko talaga lahat. So okay naman din. At ayan. Sana mapalipad natin bukas, testing natin kung mapapalipad natin to. Hello guys, good morning, this is Kuya Raj. At ayan, ngayong umaga testing natin itong ating DJI Mini 2, yung saan ay ito yung ano inayos sa ating kagabi. At testing natin ngayon kung lilipad pa ito siya. Oh. Ayan, so sinetup ko na, nakakalibrate naman. Ang problema yung napansin ko sa kanya is ayan na, subukan na, buksan natin. Ayan, testing natin mga ka-journey. Sana umikot. Okay. Aha. I-testing natin dahil malamang kung mapapansin nyo dito unable to take up pero nakalibrate ko na ito mga journey kanina. Then dito may error yan sya. Yan. Dito may error yan sya nakalagay, power system error. So ngayon updated na raw. So yung GPS nya okay naman, so try natin ha. Try natin yung kaliparin. Take off. Ayun, lumipad na. Ayaw, lumipad. So testing natin ulit. Wait, kanina kasi ayaw talaga. Nako! Basa. Ano lang ano.
So guys, kung mapapansin ninyo, masyado yatang mabigat ito. Kaya ayaw niyong paliparin. Umaangat siya. Hindi ko alam kung may problema na, kasi medyo nabagi na. Papalitan natin. Papalitan natin ito. Palit natin. Ay gano'n. Sa plastic niya meron din. Tandaan niyo po ito, kasi meron siyang liter B at may liter E. Kung saan nakatotong yung liter E, ito niyo yung lalagay na kung pinapilin. Meron pala siyang bet. Yun lang. Guys, lumipad na guys! Success! Ha? Huh? Tutubi! Guys, lumipad na oh. Huwag mo talunin, masugatan ka. Alright, so testing natin kung kagano. Testing natin. Okay mga ka-journey, ayan, lumilipad na, nakita nyo naman. Ay, sorry. Okay, testing natin, baba ko ng konti ah. Ayan. Tanayan natin yung ano. Okay, gumagana siya, ayan. Opo, dyan lang po. May kasama tayong mga baby dito. Hi ka. Hi. Ayan na, lumilipad na. Buti naman. So kaya pala siya mabigat dahil doon sa hindi natin hindi maganda yung pagkakaset up natin ng propeller niya. Hello guys, ayan ito yung pangalawang lipad natin. Ayun yung drone natin, pakita mo kayo natin. Ayan. So test natin ulit, gumana na yung kanyang memory card. So take off permitted na siya. So in, ano lang natin, in normal lang natin. Minsan. Pali-pali natin mga. Yo! Ang galing. Ang galing na eh, Sir Rod. Ang galing mo, Sir Rod. So, tingnan natin yung propeller kasi yung propeller niya yung nagkaroon ng problema kami. So yun, lumipad na. Kaya dapat yung gawin kapag nabasa yung unit ninyo, lalo na kapag tubig dagat, buhusan nyo ng tubig, huwag kayong matakot, pero tanggalin nyo muna yung battery. Pagkatapos nun, pagdating nyo sa bahay nyo, kung may blower kayo, mas maganda yung blower nyo. Then after nun, hindi pa talaga 100% yan, kasi magkakaroon ng corrosion yan, magkukulay green yung mga particles ng electronics. So ang gagawin ninyo, baklasin ninyo yung unit katulad ng ginawa ko kagabi. Then linisan ninyo, buhusan ninyo yung ating sikretong fluid, yung lighter fluid. Yan ang pinaka-effective talaga na gamitin para maggumana yung ano, gumana yung mga electronics niyo ulit. Check nyo, lalong-lalo yung propeller kasi nagbumigay yung propeller niyan, kaya ganun yung nangyari. Ayan, pero okay na, stable naman yung lipad niya. Ayan. Ayan, naniikot naman. Gumagana naman lahat. Ayon. So thank you very much. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa bago natin video.
Bye bye.